Good evening, Sir Tama. Yes. Hello, hello, hello. Wala pa, hindi ko nalaregan. Connecting. Mr. Tama. Yan. We're live with CMO Jerome and our top one earner coach JM Cañete. Yeah. Hindi kami pantay-pantay kasi kulang na upuan. Hello guys. So yun, share niyo na sa mga GC natin ah. Hello, hello, hello. Good evening everyone. Magandang araw po sa mga nagko-comment. Then, i-share muna natin to coaches, no? Bali ngayong gabi, magkakaroon na tayo ng short kwentuhan, kamustahan, di ba? And medyo, ilang tayo ng last live? Kailan pa ng last live? 4 days. Magandang 4 days ago. 4 to 3 days ago kami, nung nag-last live kami, no? So Wednesday na pala ngayon, tagal na. 6 days na. So ayan, napag-usapan namin, nakakamustay namin kayo para makapagkwentuhan tayo kahit sa, ano, sa short time lang. Pamakita niyo yung pag-upon namin. Shout out kay Chanel Jordan. Shout out from Qatar, Sheila May Lobido. Good evening, Coach Antoinette Lechido. Hi, Coach Jason P. Gandamon. Steph Castillo, Alea Antable. Steph Castillo. Yan, shout out sa lahat na nagko-comment. Shout out kay Coach Jay Cañete. First time, matagal-tagal na hindi namin nakasama si Coach Jay dito sa office. So ayan, medyo napapadalas na ang kanyang pagbisita dito sa ating opisina. Next month, gagawin ko na itong ano guys, so para ano, matulungan na din yung mga natin. Kasi alam naman natin tuwing Monday to Wednesday yung payout, no? So ayun, kaya kinikilig ko na makapunta dito every ano payout day para at least yung mga team na nagmamadali doon sa resibo, matulungan ko din yung ano, yung staff natin. So ayun. Correct. Grabe. At the same time, syempre, hindi lang sila yung payout. Ikaw, kumukuha ng payout. Actually, kanina pa nagpa-milty si Coach Jay. Grabe, grabe, malibre talaga sa office. Milty na, ano, na yelo lang. Kaya kung ako sa inyo, no, sa July 8, pumunta kayo dito, pupunta si Coach Jay, and balita ako, manlilibre to dito sa office. No, so, July 8, ano kakainin natin? Ba, ano, makasubo ako dito. Andi pizza, yung garya. Ayan, so, buong pamilya ko, dadaling ko dito. Ayan, so, sa July 8, ano, may mga libre na yun, libre na yuda. No? Ah, pwede. Ilang bigas yun? Isang truck? Piklob yun. Baka kapasubo, masabihin naman yung watcher na ito. Yan, good evening kay Coach Mary Joy. Sorry po, nasa office Coach J.M. Cañete from Coach Charles. Shout out. Coach Charles, nakakamiss yung ano, dito sa office mo. So, grabe no, si Coach watching Charles. From Singapore, Coach Banay. Shout out kay Coach Charla Adelina Maito. Shout out Angel Reyes. Ayun, may for activation pa sa team ko. Pasensya, mga maya-maya after nitong live. Re-resume tayo ng activation. Yeah. So, pasensya guys. Grabe no, hindi na tumitigil yung ano, yung past ng mga watcher. Sobrang go big talaga. Sobrang pataas yung nangyayari dito sa company natin. Grabe, sobrang nakakatawa naman. Maraming beses. Nakakatawa na naman ngayon. Alam niyo naman yung nangyari sa atin from etong last week, no? Parang may another company na naman na nanggaya ng platform natin, system natin, and nag-remind tayo, nagkaroon tayo ng reminder na sabi natin, sana walang mga attack ng mga watchers. Sana kumusta, mag-ingat lang. Oo, mag-ingat sa mga investment, mag-ingat sa mga syempre, pera natin, makinita natin 'yan, no? So pinapakalagahan din namin yung community at mga iWatchers
And yun naman yung nakakatuwa, no? Minimal lang, ilan-ilan, nabibilang sa daliri yung ano yung na kumbaga nakuha ng ibang company. Okay. Pero nakita yun na naman, another one talaga. Sabi ko, ano masabi doon, Coach DM? Ayun, lagi ko namang nire-remind yung mga members ko, or even lahat ng iWatchers. Nagpo-post ako sa wall ko na to remind na lahat ng iWatchers na sana, wag magpaano dun sa mga ano sa mga company na yun. Kasi ayun eh, subok na sa amin or sa 2 years ko dito sa iWatch. So ayun, alam ko na yung ano eh, mga sumubok na ganun yung sistema, pero alam naman natin kung sino yung ano, kung sino yung totoo, na lahat naman ng negosyo talaga dumadaan sa ano, kailangan mo paghirapan, okay, para makuha mo yung gusto mo na income, maging successful sa isang negosyo, dadaan ka sa proseso. Yung proseso na yun, siyempre, yun, mga trials na yan, mga pagsubok na yan. Okay, kaya, lagi yung sinasabi sa trainings ko noon na huwag ka lang maging ano, balansibuyas. Tanggapin mo lahat ng mga rejections na yan. Okay, kasi part yan ng journey mo dito sa iWatch. Okay. So, sarap sa feeling na kumikita ka dito sa iWatch na, alam mo ano, pinaghirapan. Okay. Tsaka alam mo sa sarili mo na hindi ka, wala kang duda, wala kang takot na ipakilala sa mga kakilala mo yung business, kasi alam mo naman na legal, 101%, okay? Kaya sure na sure ako dito na basta focus ka lang and alam mo yung goal mo, pangarap mo sa buhay, kaya umabot dito. Yeah. Magtaka ka kung umikita ka nang walang ginagawa. Ay, magtaka ka nun, di ba? Layo yung sinasabi, pero meron pa rin talaga na ano na makukuha dun sa mga companies na gano'n, na parang wala kang gagawin, pero alam mo yun, bangko nga, di ba? Magana lang ang bangko, so ayun. Guys. So baga, yun naman, palagang tayo nagtitraining, di ba, na lahat dito kay iWatch, ano, tayo. Ang negosyo yung pinasok natin, kailangan mo paghirapan, kailangan mo magbigay ng effort. Yun yung palagang nire-remind, yung pinibahan natin, hindi tayo investment, no? Number one, hindi po investment company si iWatch, which is tayo po is product-based, services-based, kung ano yung mga in-offer natin sa market, ibibenta natin, and kung mayroong bumili, doon tayo magkakaroon ng komisyon. Hindi to basta-basta na mag-invest ka ng pera, makikita ka within a certain of time. Sarap sa feeling ng kumikita ng tinrabaho mo, dugod pawis mo, di ba? Correct. At yung every kita mo, di ba? Sarap sa feeling mo. At yung kinagandahan, syempre, meron tayong ginawang system na kung saan sa simula ka sobrang mag-hard work, pero yung ani mo, di ba? Paulit-ulit mo. Sa yung negosyo mo. Ayun, proven and tested din sa akin yun na nung una, talagang tinrabaho ko. I mean, ginawa ko yung best ko para makabuo ng team na ganito. And then, yun. Yung income babalik na rin sa iyo eh. The more na marami kang tao na matutulungan, the more din doble o triple pa yung balik sa iyo sa darating na mga araw. Okay. So, kailangan lang trabahuin sa una talaga. Lahat naman ng negosyo ganun dumadaan. Mm. Kailangan mong trabahuin sa una para makuha mo yung mga gusto mong mabuhay. Pero ang ganda dito kasi kahit sa online, I mean kahit na sa talo-palo, pwede mo gawin yung negosyo mo, diba? Tapos yung opisina, diba? Palipat-lipat ka pa ng lugar. Kahit gusto mo, tumira ka sa Surikaw, doon ka na lang, pag-beach ka na lang, diba? So, message ko dun sa mga ano, actually, may mga iWatcher dyan, ay hirapan mag-invite, asa na wala ng pag-asa. Hirapan magbenta ng pangit. Oo. Ano yan, normal yan eh, pinag-aaral naman ng lahat ng tao yan. Oo. Pero once na, ano, na nalagpasan mo yung challenge na yun, sobrang sarap sa feeling. And kumbaga tuloy-tuloy na kasi natutunan mo na yung bagay na yun. Kumbaga lahat tayo pinagdaanan, kahit kami rin nung doon-doon, nung nagsisimula kami sa iWatch, pinagdaanan din namin yan, di ba? Lahat. Kaya nung dati nagsimula din kami sa industry na to, parang hindi kami. Parang hindi namin Kami mismo yung nag-network, parang kumbaga kami si J.M. Cañete, gano'n. Kami yung nag-network, kami kumakausap, minsan natatanggihan, minsan kahit tuloy na. Oo. Tinatanggihan pa, pero okay lang. Kumbaga, hindi kami nag-give up. Tuloy-tuloy lang natin. Kasi ang point dito, kung gusto mo yung negosyo, kung mahal mo yung negosyo, ikaw lang titiwala ka sa negosyo mo. Kung nagtitiwala ka sa negosyo mo, kung wala ka naman talaga kinakatakutan, hindi pa hindi mo i-benta, di ba? I-sell. Yun. Kaya alam namin, kumbaga yung mga nag-message na nakikita namin sa mga group chat na nahihirapan, gano'n. Normal. Maganda lang na alam nyo din na pinagdaanan din namin, hindi porket may-ari kami, hindi namin pinagdaanan yan, di ba? Pinagdaanan namin lahat yan. Oo. And lahat ng co-leaders, walang yumaman, walang naging successful na co-leaders or iWatchers na hindi yumaan sa pinagdadaanan nyo.
So lahat naman, lahat ng negosyante. Actually, advantage pa ng mga mas matanda sa amin. Kasi kami nagsimula, 19 lang si Reynard, tapos ako 20, si Joseph 21. O, 19 sino maniwala na may ari ng company, 19. Di ba? Natatanggihan kami. What were yung mga mas matanda sa atin, di ba? Kung nahihirapan kayo, sana ito yung mag-boost sa inyo na hindi na, gumaga, di ba? And before kasi, amin nag-start tayo, hindi pa naman kompleto lahat. Kumbaga, may premise tayo, tama, may premise. Pero hindi pa ganito kalaking opisina, hindi pa ganun karaming community. So, mas maraming Malik sites. Ngayon kasi parang ano, parang dumali na lahat ng bagay kasi kompleto. Mm. Parang lahat ng question na sasagot agad. Di ba? May nakahanda na, may mga troops na, may mga naging millionaryo na, may mga directors na, which is before wala. Kaya parang, ito na yung chance eh, ito na yung momentum na inaantay natin na mas itodo pa. Mas paingalin pa, mas gumalaw tayo ng sabay-sabay dito kay iWatch, di ba? So, ano, dapat talaga din ano, sa negosyo na ito, sobrang effective yung tulungan. Tulungan mo yung, ano, yung grupo mo, buong grupo mo. Okay? Teamwork talaga. Kasi, ano, hindi ka magiging, hindi mo makukuha yung gusto mo talaga kung ikaw lang yung gagalaw na mag-isa. Okay? Kaya nga nabuo tong network marketing is para tulungan mo yung mga tao din. Mga tao mo din, okay? Pag boss na madaming taong kumikita, ay madami din. Sure din, balik yung, double din yung balik sa'yo. Okay? Kaya teamwork talaga. Kaya nga nabuo yung mga bawat team ng bawat iWatchers. Kasi nga, sobrang effective ito yung tulungan. Sarap ka ng feeling na may team, no? May nag-hard work ka, tapos at the end of the day, napansin mo, ay, yung team pala ko, kumikita na pala, katulog pa. Yung masaya. Yun yung sobrang sarap sa feeling na, alam mo yun, hindi lang ikaw yung kumikita, even yung team mo natutulungan. Kumbaga, lahat naman talaga ng pumapasok sa iWatch is, ito yung mga tao na nangangarap na, na makabot yung mga pangarap nila. So, ayun, kailangan lang talaga natin na i-guide sila, okay, para naman makuha nila yung gusto nila na goal, okay? Kasi karamihan sa iba kasi talaga na may, ano, na unting ano lang, unting hirap lang, wala na agad, nahihinaan na. Hindi. Kaya ano sabi ni Sub-Jerome kanina, kailangan part yan ng journey mo sa iWatch. Normal, lahat, kahit ako, sobrang dami kong grabe yung hirap na pinagdaanan para maabot mo yung maabot ko yung income ko ngayon. Kasi sure, yun talaga yung ano ba dito sa iWatch eh? Part ng journey mo sa iWatch. Sa akin yan, sabi ko, sir, pwede po bang pumunta ng office? Ano ko ba siya? Pinapansin ko ba siya noon? Lahat ng members ng chat sa'yo, pinapansin ko ba noon? Okay. Salamat ako kay Jay yun. Tapos si Coach JM before, walang ano yan, coaches. Sa mga bago sa industry na ito, hindi po imposible na maging katulad ni Coach JM. Kasi before, wala siyang kaide idea what is network marketing, paano na nag-work pong negosyo na to. Pero ano eh, dyan naman talaga sisimula, okay lang magsimula na wala kang alam. Pero ang importante, natututo ka bawat araw. Ayun yung ginawa ko, diba? Totoo yun. Actually, first time nung encoding namin ng system, first time kong pumasok dito sa iWatch din, talagang kay CEO pa ako nagpaturo kung paano yung encoding, paano mag-encode. Okay? Hindi ko pa alam yun yung binary na yun kasi nag-aaral pa kasi talaga ako. Pag sinabing network marketing, wala, iskam na ganyan sa isip ko. Okay? Hindi naman natin na CCC din yung mga tao na nagsasabi ng ganyan kasi marami kasi talagang gumagaya na about network marketing na sinisira yung industry. Oh. Pero sa totoo lang talaga, sobrang daming natulungan sa industry na to. Kailangan mo lang pumili ng legal na company. Okay? Yun. Kaya sabi ko nun, nung ginawa ko si iWatch, nagpaturo pa talaga ako sa kanya kay Sir Rainier. Ayun, nalaman ko yung paano yung pasikot-sikot, paano yung sistema, and then, yun, win-work out. Actually, hindi pa ako full-time yung sa iWatch noon. That time, INT pa ako ng condo that time. Sabi ko, nung nagulat na lang din ako, hindi ko naman in-expect pero nagulat ako. Ginawa ko lang naman yung best ko kung ano yung ginagawa sa iWatcher. Ginagawa ko lang. And then nagulat ako na ganito ko yung income. Lumogo bigla. Okay? Dumating sa point na yung monthly na kinikita ko, mas malaki pa rin yung kinikita ko sa iWatch. Imagine, dumating sa point yung na... Weekly mo. Oo, yung weekly ko sa iWatch. Eto, grabe, sobrang talaga. Kasi nung ahente ko ng condo, gano'n naman eh, commission-based kami doon, allowance lang ang meron. Magkano ba allowance sa pagbebenta ng condo is 12,000. So, 6,000 quincenas yun. And then, nagulat lang ako, one week ko dito sa iWatch, hindi lang 6,000 yung umabot, sa 12,000, o kutang gano'n. Hanggang sa, wala na. Ngayon, magkano na weekly mo?
ano, ngayon sa awa ng Diyos eh ano, naka passive income maabot na ng 100,000 per week. Oh, so, yung ibig sabihin ibig sabihin ko Chess, yung passive sales match lang yun ha. Walang direct referral to. Iba pa yung direct referral na pinag-usapan. Yung 100,000 plus na kinikita ni Coach JM weekly, ito yung trabaho niya before nung nagsisimula pa lang. Inaano niya ito ngayon, which is yan din po yung mararanasan ninyo kung hindi kayo tumigil na trabaho work out sa simula. Kasi yun yung nakaka-endow sa industry na to eh. Na yung ang sarap i-work out dahil paulit-ulit mo na magkikitain at the end. Sarap din talaga sa feeling na, alam mo yun, yung, actually hindi lang natutuwa ako lalo kasi yung team ko, madami na din kumikita. Sobrang lahat ng iWatchers, di ba? Nagulat ako, talaga. Nagulat. And then, ayun, sa ngayon kasi, dumating ako sa point din na ano na nawala sa momentum. Pero, ayun, this time, pag ikaw na sa momentum na, alam mo yun, yung tuloy-tuloy na yung pasok, kailangan mo lang i-continue. Huwag mong hahayaan na mawala ka sa momentum. Okay? Ano ba yung sinabi yung momentum? Pag nasa momentum ka na, yung tipong, alam mo yon yung, katulad mo yun, sa iWatch, sa momentum, di ba? So, ang dapat mo lang gawin, sabayan talaga. Okay? Huwag mo nga hayaan na mawala ka sa momentum. Kasi pag nawala ka sa momentum, ang hirap bumalik. Okay? Makakabalik ka man, pero mahirap. Pero, kasi ano yun eh, pinagdaanan yun ng maraming network marketer na mga iWatcher before na dati ang lakas ng grupo. And then nawala lang isang linggo, two weeks, one month, hindi iniisip nila pagbalik nila ganun pa din. Which is very wrong. Mawala ka lang ng 3 araw, 7 days, mawawala lang yung bilid mo. Lahat naman ang negosyo mo eh, kahit yung traditional, iwan mo na isang linggo sa tingin mo ba? Pagbalik mo na isang. Buti sana kung na-leverage mo na. Na-build mo na yung grupo mo, na-train mo na, meron ng mga ibang nag-handle dyan. Pero kung hindi ka pa umaabot sa point na yun, then iiwanan mo. Mahirap. Para mo sinabing hindi mo may negosyo mo nang walang manager. Correct. Ang hirap nun. Hindi mo, wag mo i-expect na same na katulad ng dati. Correct. Anong araw? Kaya wag. Ano ba naman sa isang araw? Ano ba naman yung... And so, congratulations pala no, sa lahat ng iWatchers na naka-receive ng payout nila from Monday to today. No, lahat, e-wallet, banks, Palawan, tapos na po, Cebuana. Grabe, napakalaki, no? Hindi ko to ganun in-expect, lalo na sa panahon na to. Lalo pataas eh. Pataas yung kinikita ng community, pataas yung kinikita ng mga iWatchers. Kaya sobrang ano, sobrang thankful talaga ako kay God na ganito na, ganito karami, no? Libo-libong iWatcher na tutulungan ng binuo nating negosyo. Kaya congratulations, no? Lalong-lalo sa mga bago. Welcome dito sa company natin. Kung malaki na yan, mas malaki pa. Sa July, this coming July 8th. No, coaches, mas malaki to. This summer, ayun yung pinaka-inantay natin event, upcoming event, which is sa July 8 na to. May 5 pasabog tayo. Abangan nyo yun kung ano yun. And alam namin na itong idadagdag namin or ilalunch namin is talagang ano, makakatulong lang sa panahon ngayon. And alam namin, 100% na kikita kayo dahil dito. Ano? Kumbaga yung negosyo niyo mas lalaki pa. Ganun na lang. Yun na lang muna yung hit. Kung kumikita kayo ngayon ng malaki, mas papalakiin pa natin. Mas papadamihin pa natin. No? So very exciting and sila Coach JM may mga hint na pero hindi pa din namin fully binanggit sa kanila pero tapos na, okay na. So nakaka-excite lahat ng mangyayari this coming July 8. Kahit ako talaga na-excite kasi alam mo yon ito na nga yung kinikita natin. So, palalakihin pa natin yung kinikita natin na yun. So, sobrang nakaka-excite and lahat, good news to sa lahat ng mga iWatchers ngayon. So, ito na yun. Lahat ng ginagawa natin ngayon, magbubungat talaga to. Kasi nandito naman lagi yung ano yung company mga founders natin nandito lagi sa office okay ito yung nakaka-proud no kasi even yung mga founders natin lagi nandito sa office okay nakatutok lagi so sobrang ano na-thankful lang kasi ito yung company na hinahanap ng bawat isa okay
So, this is the right company para sa ating lahat ng watchers. At the same time, this is the right timing, perfect timing, yes. No? Para i-full plus natin, mas marami tayong tulungan, mas maraming nangangailangan ngayon eh. Yeah, so kaya lahat ang tao ngayon na po-convert na ng online. Oo, yeah. Mga kaklase yes. Namin before, may mga binibigay ng leche flan, cookies, brownies. Lahat ng negative before, oh. Nag-positive ngayon. Kasi wala, isa pilitan eh. Kumbaga yung mundo ng 360 eh. Oh. Biglang online lahat eh. Diba? So kailangan nila magmadali at mag-convert sa online. So which is tayo naman is online based talaga ever since. So yun, kumbaga na-predict na namin yung future. Kumbaga, hindi naman sana, wag naman sana magkaroon ng, eto nga yung nangyayari itong pandemic. Pero kumbaga kami ni Rainer kasi, iniisip namin yung future na, kumbaga... Kumbaga dati pa naman ano eh, ang patok on. Oh, pag ginawa mo online, tinakalan na siya, nakasabay siya, kaya naman natin gating itong platform. Pero view ngayon eh, mas lalo eh. I mean yung platform talaga din, based para sa future talaga. Correct. Literal. Literal siguro, yung future na lang sa isip namin, baka 2023, ganyan, 2022. Eh hindi lang namin in-expect na napaaga na 2020. Diba? So yun. Correct. Lahat ng nasa features natin, even yung iba, hindi pa fully working, hindi pa nagagamit, pero yung nasa roadmap namin, dahan-dahan naman yan. Kumbaga, alam namin na kapag ito nakumpleto, kumbaga talaga, grabe, no? Nandito lahat ng kinakailangan ng isang negosyante. Kung gusto yung magnegosyo, pumasok ka dito, ang dami mong choices. Di ba? Para livelihood program yung mangyayari na gusto kong magkaroon ng sarili kong negosyo kay iWatch. Ito yung ganito kadami yung pagpipilian ko. Di ba? Parang ano to, first ever coaches sa lahat ng iWatchers na first time pala nandito ng dive. No, and wala pa masyadong idea kung ano ba si iWatch. No, first time po na nagkaroon ng ganitong platform dito sa Pilipinas. Na all-in-one yung tina-target. Totoo. Di ba? Parang nandito na lahat ng negosyo na pwede natin gawin. Real estate. Mm-hmm. Isa na yan. Di ba? Kakakaroon lang natin ng training. Which is pinasok na din po natin yung ano, pagiging ahente ng bahay at lupa. Di ba? Which is ayun yung mga in-demand. Eh, kung mapapansin ninyo yung mga trending businesses ngayon, isa yan. E-commerce, direct selling, online selling, real estate, halos lahat na mga franchising. Kumbaga nandito na po eh, dito sa ginagawa nating platform, lalo na sa mga vision namin. And yun yung pinanghawakan lalo na itong mga co-leaders natin. Alam nila kung ano yung buong plano namin para sa company na to. And ayun yung pinaka-ano, panghahawakan ninyo, hindi kami titigan lang mas ano eh, mas paigtingin, mas patibayin at mas dagdagan pa to. Yes, tama. Nakakatuwa din kasi, yun, alam mo yun, sa murang puna na 2188, mawabil mo na lahat nung, ano, nung kitaan dito. Kaya hindi nakapagtaka na karamihan sa kumikita dito is mga estudyante talaga. Okay? And even yung mga team ko nakakatuwa, lalo na yung sa team Bohol na halos karamihan mga teacher doon is kumikita. So nakakatuwa, nakaka-proud din. Shout out sa ano sa Team Bohol. Nakaka-proud. Nakwento sa akin ni Coach K, mga teacher din, mga students, teachers, yes. No? Oh, welcome dito sa community natin. And ano pa yun eh, malawak ang Bohol. Malawak ang Bohol, kaya nagsisimula pa lang yung Team Bohol. Kaya good luck, hopefully tuloy-tuloy kayo, mas mapalaki niyo pa yung negosyo. And nandito kami, nandito si Coach GM para alalayin kayo, no? Sa lahat ng mga teams dyan, lahat ng mga umaarangkada na team ngayon, at saka kahit bagong team pa lang yan, dapat yung vision ninyo pang matagalan, no? Dapat kasabay kayo sa kung ano yung mga iniisip namin, iniisip ng mga leaders nyo. Huwag kayong lumayo, huwag kayong mahawa sa mga negativities at saka sa mga umuusbong na kung ano-ano sa paligid natin. No, nasa tamang kumpanya na eh, nasa tamang negosyo kayo, nasa tamang... Huwag kumbaga, huwag masisilaw sa malaking kitaan. Kasi yan yun eh, yan yung sisira sa'yo eh. Yan yung, kumbaga, kapag kasi natikman mo na yung sakit eh, yung dulo, kumbaga yung pag nascam ka na, grabe, hindi mo na may babalik yung tiwala sa'yo ng tao, hindi mo na may babalik yung tiwala ng kaibigan mo, kapamilya mo, kadugo mo, lahat yung sisira. Dahil lang yun, nasira dahil nasilaw ka. Yun lang. Kaya dapat talaga, alam naman natin yan kung paano nagiging liganang isang kumpanya, ano yung mga business ninyo, ano ba, paano ba nagiging isang stable. So, choices natin yan, lahat ng watchers choice nyo, kung may gusto nyo, if ever, di ba? Hindi namin sinasabi na magganap kayo ng extra income, pero if ever man na may musbong, machi-check nyo naman eh, di ba? Isipin nyo na lang, unahin nyo muna yung kaibigan nyo o kadugo, no? Bago yung pang sariling gusto ba? Kumbaga. Correct, di ba? Napakahirap nun. At ngayon, lalo na yung mga marami dyan, syempre, libo-libong tao dyan, nasira buhay ngayon. Di ba? Dahil umaasang
kumita ng ganyan, ng mabilisan. Oh, nasira sa parents, nasira sa lahat. Nakakalungkot kasi... Di mo na may babalik yun. Kahit anong gawin mo, hindi mo na may babalik. Nandun na yun. Yun na yung image mo sa lahat. Right? Oo, oh, correct. Diba? Mga 1 to 2 weeks ata. Pero sa loob ng 1 to 2 weeks, ang dami. Ang dami talagang ano. Nangyari dun sa company na yun. And hindi kami nagkulang na mag-announce. Oh, mag-remind. Mag-remind sa lagi kong pag minakita nga ako na may small put na naman ng bago na alam ko naman na, alam ko na yung ending nun. Kaya lagi ako nagre-remind sa post ko para lang at least ma-remind yung mga i-watchers natin na hindi maligaw, okay? So, ayun, para sa inyo din naman, actually lahat ng ginagawa rito sa office, sa management, para sa ating lahat na i-watchers para matulungan tayo, no? So, ayun, nakakatuwa din na huwag kang mahiya na mag-share ng business mo. Pag alam mo naman sa sarili mo na legal yung company na pinasok mo, huwag kang mahiya mag-share. Okay? Ito, at saka ano eh, ang dito sa binuo natin kultura at negosyo, hindi talaga nakakayang i-offer. Yes, kasi walang power on to eh. Hindi to yung typical networking na parang yung mahiya kang market kasi malalaman kang networker kang hindi. Yeah, dito sa ano, pag isa kang certified i-watcher, iba eh. Iba yung value mo, iba yung things sa'yo. System, sis, itol. Bakit naman yung system mo, kahit hindi na magsalita. Di ba? Ayaw mo sila, sasalit sa iyo. Yun yung kinagandaan sa atin, hindi natin kailangan pagpilitan yung system natin. Kasi, ano kusa eh, kusang loob. Mas nagandahan sila, kusang papasok, kusang bibili ng entry. Innovative. Most innovative. Kumbaga, sino nga ba yung taong makaisip ng ganitong system, di ba? Kaya imagine ninyo, simula nung launch namin, napakadaming companies yung gumaya. Kasi nga, maganda. Kasi, di ba? Yung ibig sabihin lang nun, grabe yung idea. Kumbaga, oo, pero tapos nakikita nila yung future, pero hindi nila magawa kasi hindi nila alam paano gagawin. Dahil nga, hindi pa namin ginagawa. Di ba? Gets nyo? Parang, kumbaga, sino yung original, yun lang yung nakakaalam. Yung roadmap, yung vision, yung... Pumapangit na yung industry kasi nga dahil sa mga taong nang i-scam, di ba? Yung mga nandadaya, di ba? Correct. Ayun lang, yun lang yung message ko sa inyo. Sa mga nandadaya. Kumbaga, itong live namin, gusto na talaga lang kayo makarusap, short updates lang, kwentuhan lang, para makita nyo din. And syempre, din kami, parang na-uukaw din tayong makakausap ng mga i-watcher. Kasi syempre, before, nakasanayan namin na dito sa office, every time na pupunta kami, may nakakausap kami bagong i-watcher, may training kami weekly. Nakakatuwa. Pero ngayon, syempre, kailangan din natin mag-adjust, which is ito yung paraan, di ba, na kahit pa paano, makapagkwentuhan tayo, makapag-training tayo, and hindi masira yung communication natin kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Yung communication natin kaya natin binuo yung group na to. Di ba? So lahat ng mga team members ninyo, downlines, prospects, pwede i-add niyo dito sa group na to para makita nila kung ano si iWatch at the same time yung mga downlines ninyo matuto kung paano gawin tong negosyo na to. Okay. Hindi mo naman actually dito sa iWatch, hindi mo kailangan mamili. Okay? Ipakita mo yung sistema natin kung paano nag-work. And then sila na mismo mag-uusa na mag-join. Okay? Hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan na mamilit talaga. Okay? So, and dito sa iWatch talaga, sobrang magbabago yung buhay mo. And proven and tested na sa akin. Kasi wala namang idea sa ganitong business. And galing na rin ako sa mahirap na family. And then, ngayon, unti-unti nakakatulong sa parents at saka nakukuha ko yung mga goal ko. So, nakakatuwa. And gusto ko din ngayon, kahit kumikita na ako, ginagawa ko, tinutulungan ko pa rin yung mga tao. Kasi ito yung mga tao na parang nangarap din na makuha yung pangarap nila. And andito ako para din mag-guide din kung paano simulan. Okay, kasi nakita ko, ito yung future ng mga pangarap nyo. Promise. Wala halong biro yun kasi pinagdaanan ko. Okay, kaya kung anong hirap ngayon, normal lang yan. Normal lang talaga yan. Lahat ng mga pagsubok ang dadaanan mo dito. And kailangan mo lang malagpasan yun para makamit mo yung gusto mo. Correct. Oh, posible kahit anong edad mo, kahit anong mga bata ko nga, di ba? Kahit anong background mo, as long as nangangarap ka talaga at ginagawan mo ng paraan, no? Maabot at maabot mo yan, huwag kang tumihigil. Yeah. Coaches, reminder to, number one reminder, huwag kang titigil sa negosyo ang sinimulan mo.
At nagnegosyo ka hindi dahil di ba? Hindi dahil para mabago yung puhunan mo, nagnegosyo ka para mabago yung buhay mo, correct? No? Yes. Para yumaman, hindi wala namang negosyante ang mag-open ng isang negosyo para lang mabago yung puhunan. Tama, tama. Para saan yun? Oo. Di ba? Nagnegosyo ka para yumaman at mabago yung buhay mo. So yun yung main goal natin mo dito kay iWatch, hindi lang basta-basta nakumita ng 5,000, 10,000. Hindi lang basta-basta nakabili ka ng ano ng cellphone, laptop, hindi lang ganun. Correct. Hindi ganun yung income dito. Yung time and financial freedom yung binibuild natin dito. No? In the long run, hopefully, after 2 to 3 years, ganyan. Kumbaga, ang dami na nakakuha ng maluwag ng mga iWatchers. Sobra. Dahil ang dami ng ano, passive na kinikita, ang dami na yung mga features natin, working lahat, no? Kumbaga yun talaga, main goal. Actually guys, ano, kinikilabutan ako kasi, alam, nangyari na lang sa akin. So ano nangyari sa akin, mangyayari din sa inyo. Okay? Kasi, ano yun, huwag ka lang tumigil talaga. Huwag ka lang tumigil gawin yung business natin. And, pag nagdibigosyo ka ng ganito, kailangan ano, parang sa, laging sinasabi ni CEO to, parang CEO dapat na sarili mong negosyo. Mm-hmm. Patatakuhin mo to na parang ikaw, wala kang boss, wala kang ano. Ikaw yun, ikaw yung gagawa ng tadhana mo dito eh. Okay, andito lang kami para mag-guide or matumulong sa'yo. Pero ikaw, nasa nakadepende sa'yo yung ano, pinabukasan mo dito sa iWatch or yung future mo dito sa iWatch. Okay. Wala, kasi wala naman eh. Kumbaga, upline, mag-advise yan sa'yo. Oh, ganun lang talaga. Mag-advise, mag-train. Kung hindi ka gagalaw, wala. Sabihin nyo, ang swerte pa ng ibang iWatcher ngayon, kasi may mag-guide ng upline sa kanila. Yes. Dati si JM, walang upline yan. Walang nag-guide sa'yo. Iniwan siya ng upline niya. Okay, yun yung ano, nakakatuwa. Hindi yan lang na wala akong mag-guide sa'yo. Actually, maswerte kayo ngayon kung merong nag-guide sa inyo na upline. Kasi kung ako nag-start, wala talagang nag-guide na upline. Okay? Wala na guys. Kumbaga, sariling sikap. Mga trainings. Kasi, ganun naman talaga eh. Pag ikaw yung nagnegosyo, gagawa at gagawa ka ng way para umasenso yung negosyo mo. Di ba? Mm-hmm. Kaya ikaw, todo trainings. And nakakatuwa din kasi si iWatch, nung nag-start ako, may free na trainings na ginagawa. Kaya ako, talaga sinusulit ko yung trainings na yan. And nakakatuwa din na kahit, ano yun, magkalayo tayo online ngayon, pero may mga trainings pa din na ginagawa si iWatch para lahat ng iWatchers is matulungan. Correct. Kapag so, kung may bagong iWatch siya, mag-join lang sa group na to, panood din lahat yung live NIO training. So, okay na eh, build agad yun. Kaya yun yung goal niya, coaches, lahat ng bagong iWatcher, no, i-add nyo sa group na to, ipapanood yung lahat ng mga trainings dito para in the long run, ano, mas maging matibay yung foundation nila. Hindi lang basta-basta sumali, nag-try mag-negosyo. Dito, dapat seryoso. Seryoso talaga. Hindi naman joke-joke yung ginawa natin. Dito, ginawa yung iWatch para lang parang maging biro, di ba? Kumbaga ano eh, ginawa natin ito para magkaroon kayo ng ano, ng source of income. Ah, yun. So kaya dito din sobrang dami kasi mga bata na kumikita, no? And ako mismo nakakatuwa na lagi kong sinasabi dun sa members ko na mga bata pa na sobrang swerte nyo kasi sa edad nyo na yan, alaman nyo na yung ganitong ano, business. Kasi ilang taon na ako nalaman ko ng ganitong business eh, di ba? Sobrang babata, 16 years old, 17 years old, imagine kumikita na sila ganun, ng ganung income. Meron nga dyan, 13. Yeah. Oh, 13 years 13 old, years diba? 13, 16, 17, 18, 19, 20. So ganun yung ano, sobrang batang-bata pa lang, pero yung mindset nila is ang negosyante na. So, ano yung... Anong rason mo para, ano diba, hindi kumita? Parang walang rason kasi ultimo bata kumikita na eh. Ultimo bata kinaya. So, nasa sarili lang talaga yun. Nasa sarili lang talaga yun. Kung iniisip mo na... Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Oh, okay. Pero kung iniisip mo na kaya mo, kakayanin mo. Gagawa ka ng paraan para makaya mo lahat. Actually, sa lahat naman ng challenges in life, di ba? Kung negative ka, hindi mo malalagpasan, di ba? Dito lang din yan, i-apply mo lang din dito. Ikaw, pag gagawa ka ng negosyo, for sure, in your whole life, naisip mong gumawa ng negosyo, di ba? So, ba't ka pa gagawa ng negosyo kung meron namang negosyo dito na mura lang, di ba? Mura na, abot kaya, na kumpleto. Opisina, lahat kumpleto, di ba? Hindi mo na kailangan magkayo ng opisina mo. Diba? Ikaw kasi pa yung boss. Kasi napakalaki ng puhunan eh. Oh, diba? Parang ito yung opportunity sa mga tao na umarap na wala masyadong, hindi mo kaya maglabas ng mga puhunan. Ito yung pinakamababa na package. Correct. Sa buong network marketing. Nagyan ito karami yung pictures. Oo naman. Grabe. Napakabait namin. Talagang tulong na lang. Basta bayaran na lang yung kuryente namin. Okay na. Correct. Ayan nga. Nakakatawa kasi lalo na ngayon this coming July. Abangan yan. And siguro dito lang din natin i-end. Any last message, Coach GM, Jerome?
last message, kaya kami maaga nagtapos kasi meron pa kaming meeting no, hanggang gabi. Tatlong meeting pa yung nag-aantay sa amin. So, message ko lang na, ayun, kung ano yung sinabi ni Coach JM tsaka ni Coach Rainer na maging seryoso kayo, kayo yung boss, kumbaga, discarte nyo yan eh, di ba? Kung gusto nyo kumita talaga, discarte nyo, di ba? Basta huwag kayo mag-give up, maging loyal, mag-stay lang sa isang company. Hindi siya ano eh. Kasi di ba yung iba ginagawa, maraming company sinasarihan, nasabay-sabay tinatrabaho, di nakapag-focus. Subok na yan eh. Ngayon ah, itong adulting ah, itong adult life, yung mga friends ko, may mga friends ako na ang daming negosyong tinayo sabay-sabay, pero hindi nag-boom. Bakit? Kasi ang hirap eh. Paano mo ipo-focus yun? Eh, ang dami. Di ba? So, antayin mo muna, mag-focus ka lang sa isa. Parang nga sa babae, di ba? Nabanggit ko to last live eh. Parang babae, magmahal ka ng isang babae lang, kasi pag minahal mo yung, pag nag-stay ka lang doon sa babaeng yun, maabot mo yung, makakamit mo yung success. Di ba? Oo, parang, hindi naman sa ganun. Pero, ano yung success na mo, ano? Ganun yan eh, mag-focus ka lang sabay kasi mamomotivate ka sa kanya, ma-inspiration ka, na mag-ayos ng buhay, kumbaga, gets mo? Nag-gets yun naman, di ba? So, ganun lang din sa kanya. Kapag dalawa, mahirap yun. Eh, kailangan mag-convert ng ibang religion. Pero ganun lang din sa iWatch, mag-focus ka lang sa isa kung gusto mo talagang maging makamit yung gusto mong pangarap. Ganun. Coach JM. Ayun, dapat lang lagi is may kusa ka lang talaga na gawin tong negosyo na to. Okay, lagi ko nga sinasabi talaga, nasa iyo lang. Nasa iyo ang nakasalalay yung future mo dito sa iWatch. And lagi mo remind yung sarili mo kung ang yung ginagawa mo ba ngayon, palapit ba to sa pangarap mo o palayo sa pangarap mo. Okay? Dapat ikaw mismo, meron kang gawing kakaiba para may mangyari sa iyo na mabago yung buhay mo. Okay? Lagi lang na may kusa ka lagi gawin tong negosyo. And andito naman lahat andito yung company na handa kang tulungan na mabuk mo yung pangarap mo. Basta ikaw mismo lang may kusa ka sa sarili mo. Correct. Ayan, coaches, hopefully huwag kayong mawawala sa mga upcoming trainings natin na online. Mag-a-announce kami dito sa group, no? Kung ano, lalo sa July 8. Abangan nyo yun, guys. Sobrang daming matutuwang mga iWatchers dito. Para sa lahat, para sa ating lahat ito, mga iWatchers. And lastly, huwag na kayong magpapahuli sa nangyayari sa negosyo natin ngayon. Sa momentum na meron tayo ngayon, sa ingay na meron tayo, sana lahat makasabay, no? Sa success na naabot ng iWatch ngayon, hopefully lahat ng iWatchers makinabang. Lahat kayo kumita, which is yun naman talaga yung pinaka-goal namin, walang mapag-iwanan, no? Lahat na nagtiwala kumita, no? So, ituloy-tuloy natin gawin yung negosyo, huwag kayong susuko na maabot yung pangarap ninyo, huwag kayong susuko na nasa simpleng bagay, bibitaw na kayo kaagad, no? Magtiwala kayo kasi nandito kami para tulungan kayo. Nandito lahat ng core leaders para gabayan yung lahat ng mga iWatchers natin. So magtulungan lang tayo, maging one lang tayo sa vision and mission ng company na to, no? And in the long run, darating yung panahon, magiging thankful kasi hindi sila sumuko, hindi ka sumuko, no? So pagpatuloy natin lahat ng nasimulan natin. Walang araw pasasalamatan mo yung sarili mo dahil hindi ka nag-give up at pinagpatuloy mo itong negosyo na to. Ang sarap ng feeling na nag-share ka ng story, ng success story. Yes. Na naghirap ka. Ikaw na yung naglalayo sa sarili mo before. Nahirapan akong mag-direct ng isang tao or makabenta ng package entry, ng products, etc. Pero ngayon, eto na ako kasi hindi ako tumigil. Yes. Diba? Kasi yun naman eh, yung lahat ng negosyante na hindi tumitigil, yun yung nakakaabot. Pero yung mga negosyante na tumigil, hindi nila na... Wala talaga. Hanggang gawa na uli ng panibagong negosyo kasi... Pag titigil na lang uli, tapos gagawa uli. Walang, hindi mo makukuha talaga yung mga gusto mo. Kailangan mo mag-focus ka lang sa isa. Okay? Ayun yung goal mo lang, okay? Maging loyal ka sa sarili mong negosyo. Maging boss ka at the same time and loyal ka sa business mo. Yun lang. Negosyo. Correct, no? Mas maging seryoso tayo, mas mag-focus tayo, mas magbigay tayo ng oras dito sa negosyo natin and hopefully walang magpapaiwan, no? Ito na, yes. Lumilipad na. Wag talaga sumasabog na, nakikilala na sa iba't ibang lugar, probinsya dito sa Pilipinas. Ito na yung inaantay natin, coaches, na momentum, yes, dito kay iWatch. Huwag kayong magpapaiwan kasi swerte na kayo kasi kayo una naka-adapt eh, ng new normal. Ito nangyayari ngayon. So, napakaswerte ng mga nakasali na, nakapag iWatcher na. So,
magpatuloy yung bawat isa sa atin. Ayan. So, hanggang doon na lang, coaches. See you this coming mga susunod na trainings natin, lalo-lalo na sa July 8. July 8. Okay. Goodbye and God bless everyone. Mag-ingat yung bawat isa sa atin. Bye-bye. And keep safe. No? Bye-bye, coaches. Bye-bye.